Kapatid Lunch News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang 20-anyos na estudyante habang isa pa ang sugatan matapos aksidenteng umabante ang isang pampasaherong bus sa loob ng terminal ng isang mall sa Balanga, Bataan, Lunes ng gabi, November 20. Ayon sa initial na investigasyon, aksidenteng naapakan ng driver ang accelerator ng bus habang ito'y nakaparada dahilan upang ito'y umandar at bumangga sa pader na naghihintay ang dalawang pasahero. Dead on arrival sa ospital ang estudyanteng biktima na kinilalang si Jen Orviel Titulo habang nagpapagaling naman sa ospital ang 39-anyos na lalaki na kinilalang si Christopher Poblete na nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property. Tatlo sa apat na pangunahing hinaing ng pinagkaisahang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston na kaugnay sa PUV Modernization Program ang maaari umanong magawa batay sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong araw November 21. Ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialago, ang tatlong demands ng piston na umano'y doable ay ang waiving of penalty, pag-extend sa 5 taon ng kanilang prangkisa at pagpapagaan sa ilang mga probinsya sa Omnibus Franchising Guidelines o OFG. Dagdag pa niya, maaari nang gawin ang waiver of penalty sa drivers at operators ngayong buwan. Ngunit anya, tuloy pa rin ang consolidation process o ang pagbubuo ng korporasyon o kooperatiba ng mga tsuper at operator ng Public Utility Vehicles o PUVs alinsunod sa programa. Ayon naman kay LTFRB Chairperson Teofilo Guarez III, pinag-aaralan pa nila ang demands ng piston, ngunit anya bukas naman ang kagawaran sa pagbibigay ng 5-year franchise sa jeepney operators bilang parte ng kanilang negosasyon dito. Sa kabila nito, marami pa rin sa traditional jeepney drivers ang umaalma at hindi na makapaghihintay sa umano'y pag-aaral na gagawin ng kagawaran lalo't papalapit na ang deadline ng consolidation process na nakatakdang magtapos sa December 31 ngayong taon. Kahapon nang magkasa ng 3-day transport strike ang grupong piston bilang protesta laban sa programa ng gobyerno na gawing modernisado ang traditional jeepneys ng mga tsuper. Aabot sa 147 na mga katao ang na-food poison umano matapos dumalo sa isang kasalan sa Talakag, Bukidnon. Ayon sa paunang ulat, sumakit daw ang tiyan ng ilang bisita habang ang iba ay isinugod pa sa ospital matapos mawalan ng malay. Saad ni Dr. Mark Anthony Dano, Municipal Health Officer ng Talakag, base umano sa mga sintomas na pagsusuka at pananakit ng tiyan, ay sanhi ito ng Staphylococcus bacteria na nagre-release ng toxin at malaki ang posibilidad na na-develop ito sa pag-prepare ng pagkain sa mainit na panahon. Sa 147 na nalason, 35 ang mula sa Talakag kung saan ginanap ang kasalan. Mahigit 100 naman ang galing sa bayan ng Lantapan kung saan niluto ang pagkain. Maging ang bride ay nabiktima rin ng food poisoning. Kasalukuyang sinusuri ng Talakag MHO ang sample ng mga pagkaing inihain sa kasalan para makumpirma kung ito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bisita. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.